Blackberry and Bay. I think this is for men. Sense for men. Actually, hindi ko siya type. Okay. Pero di-describe ko na lang. So, wala na po ako ngayon kodigo or notes or something kasi wala na kayo pang time. But, describe ko na lang yung scent according to kung paano ko siya naamoy and paano ko siya ma-appreciate. So, eto si Blackberry and Bay. Medyo may pagka-zesty, crispy, masculine yung scent niya. So, definitely para talaga yung Blackberry and Bay para talaga siya sa guys. But, for me, siguro meron din maka-appreciate nito, pero, so, sorry, hindi ko talaga appreciated, pero mabango pa din naman. Basta, hindi ko talaga siya gusto. So, let's move on. Si Wild Bluebell. Ito naman, ang bango, mabango siya. Pwede siya sa babae. Hindi siya pwede sa lalaki, for sure. Floral, ang type of scent niya, may pagka-crispy and zesty, pero hindi ganun ka-zesty. Floral masyado. And, sweet, pero mild. Napaka-unique ng ano nito, ng scent niya, si Wild Bluebell. Pero, in all fairness, mabango talaga siya. Next natin si Star Magnolia. Okay. Floral na mild na ang bango. Promise. Mabango talaga si Star Magnolia. So, new scent to ng Jo Malone. Amoy, ano, amoy mayaman, sophisticated. Then, basta, mabango din po siya. Pang babae po yun. Okay. Si Honey Suckle and Davana. Actually, unisex po ito. Pwedeng-pwede both girls and boys. Mild powdery na may pagka-earthy. Pero, mabango din po siya. So, yan po si Honey Suckle and Davana. Si Nashi Blossom Cologne. Eto naman, masyado siyang zesty floral. Yeah, Nashi. May pagka-unique yung scent niya. Pero, mabango. Mabango siya. Pwede siya sa boys and pwede din sa girls. Actually, ginagamit ko na din to when, as habang tumatagal, pamild siya ng pamild, pero mabango. Mabango talaga. Promise. So, ito na yung mga scents na talagang, kumbaga, level up na dun sa first scent na pinag review ko sa inyo. Then, si Sakura Cherry Blossom. Talagang mabango na to kasi ginamit ko na to several times. Isa or two sprays lang. Lahat na nakapag-compliment nito sa akin na ang bango ko daw. Mabango po talaga siya. So, unique ang pagka-formulate ng kanyang cologne. Hindi siya ganun ka-floral. Mabango, na earthy, na may pagka-herbs, na mild lang ang pagka-sweet niya, pero more on ano floral siya. Pero, yung pagka-unique niya is very sa ilong, ang bango, hindi siya ganun katapang. Ang bango. So, let's spray nga natin. So, yun. Yun. So, sa unang spray, magiging ano siya, lahat ng Jo Malone sa unang spray, hindi mo ma-appreciate yun kasi medyo herbs, earthy, yun ang mga unang impression niya. Pero habang tumatagal siya, guys, ayun, lumalabas na yung kung ano yung mana sa description, kung i-research nyo, yung mga top notes, base notes, mga ganyan. Yan, middle note. Talagang nandun siya.
pabango ng pabango po siya. So, kung yung hindi nakakalam ng mga top notes na yan, yan. So, ibig sabihin lang naman nun, pag sinabi yung mga top notes, yun, upon spray, yun muna ang maamoy nyo. Then, yung mga middle notes, yan na yung mga maamoy nyo, mga siguro 4 hours to 6 hours. Then, yung base notes, yan na yung pinaka-smell niya, which is, yun na talaga yung mga pinaka-mabagong part. Ayan, si Sakura, ano, cherry blossom. Shado talaga siyang mabag. So, that's it guys. Sana nakatulong na naman ako ulit sa inyo. And if you like my video, please don't forget to like and subscribe and you can share my video. Thank you!